Up 24. Speed mode off. Yun, tayo na mag-start para sa ating devotion na para sa araw na ito ng August 22, 2020. Pakimute yung mic. Speed mode off. I see Ops 24.0. Sky icon 4. Untitled notepad at event center team. Test sky icon. I see left. Ops 24. Sky icon 4 of 7. Untitled event center team. Desktop sky icon messages. Site Ops 24. Sky icon 4 of 7. Untitled notepad icon. Untitled. Okay, ang ating scripture for today ay matatagpuan sa James chapter 5 verse 16, New International Version. Ang sabi dito, therefore confess your sins to each other and pray. Therefore confess your sins to each other. Confess your sins to each other and pray for each other. And pray for each other. So that you may, so that you may be healed. Heal the prayer of a righteous. The prayer of the righteous person. Person is powerful and is powerful effective. And effective. James. Jericho there on PC left 5:16. Speech mode off. Lord, maraming salamat po sa panahon na naman ito na pinagkaloob na naman po sa amin upang kami po ay mag-aral ang inyong salita. Alam ko po, Lord, na kami po ay yung napapakinggan. Hindi man po namin kayo na kikita na hahawakan. Ngunit alam po namin na kayo po ay nakikinig sa aming mga nanonood sa aming mga ginagawa sa kasalukuyan. Lord, gabayan mo po at pagkalooban mo po kami ng wisdom upang mas mauno namin ang aming pag-aaralan sa oras po na ito. Lord, ito po ang aming tangot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yun, dako na tayo muna sa ating pag-aaralan sa oras nito na pangunahan ni Pastor Reynold Marino. Hello, good evening sa lahat. Good evening po. Okay, maraming salamat sa Panginoong Diyos na tayo nabigyan muli ng pagkakataon upang magbulay-bulay sa kaniyang mga salita. So salamat sa Diyos, salamat sa panalangin kanina kung saan ay itinagubilin natin ang nasabi pong gawaing ito. So ang ating pong talanta na binasa sa atin ni Brother Owen, very obvious, no? Ito'y tumutukoy sa panalangin at napakahalaga ng panalangin dahil ito po ay buhay na natin. Hindi ito bahagi, kundi ito na ang buhay natin at marapat lang na ito ay kita sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid ko sa Panginoong Diyos, na isa sa mga gustong makita ng ating Panginoong Diyos habang may nangyayari ganitong mga pandemya o ganitong mga kalamidad o sabihin natin trahedya o ano pa mang mga pangyayari sa buhay natin at sa mga taong nasa paligid,
mahalaga pong mabatid nating lahat na ang pagiging mapanalanginin ay isang buhay na dapat nating taglayin hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. So grabe ano, ito'y isa sa mga gustong makita ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin ng mga mananampalataya. But then hindi basta-basta ang pagdulog sa Panginoon, basta marunong kang magsalita, hindi ganoon. Parang katulad din yan ng pagluluto. Merong proseso, merong inuuna, at merong kinukonsidera kung anong dapat gawin at kung anong dapat mong maging kalagayan. So ito yung ating bibigyan ng pansin, ano? Itong proseso sa ating paglapit sa Panginoon. So very obvious dito sa ating talata, makikita natin dito ang tatlong F, ano? Nag-start sa letter F para makita natin itong proseso. Una, yung isang F ay stands for false. Kailangan nating i-recognize o kailangan nating bigyan pansin ang pagkakaroon ng pagsasaayos muna ng ating sarili sa isa't isa. No, aminin ang ating mga kasalanan sa isa't isa kung meron man, at siyempre pa aminin natin ito sa ating Panginoong Diyos. Bakit ang mga faults o mga pagkakamali o kasalanan ay pwedeng makahadlang sa ating pagdulog sa Panginoon? Kaya isa ito sa napakahalagang proseso na sa umpisa pa lamang kailangan nating ayusin ang ating sarili. Hindi lamang ating sarili sa harapan ng Diyos, kundi ang ating kaugnayan din sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Alam nyo ba na kung meron ka mang sama ng loob sa isa, dalawa o tatlo, kahit sa isa lang, meron kang di pagkakaintindihan sa isang tao. Kapag hindi mo ito inayos, before you pray to the Lord, before you pray sa ating Panginoong Diyos, malaking hadlang yon. Hindi tutugunin ng Diyos ang ating mga idudulog sa Kanya. 100% yon. Huwag natin sabihin na maunawain naman ng Panginoon. Oo, maunawain siya. Pero huwag nating kalilimutan na ang Diyos din ay makatarungan. Alam niya kung paano tayo ituwid din kapag tayo ay nagkakamali, dahil isa sa mga patnubay, isa sa mga binigay na gabay sa atin na kapag meron tayong something na dapat munang ayusin, kailangan unahin ito bago tayo dumulog sa Kanya. Naalala niyo yung isang halimbawa ng Panginoong Hesukristo na kung ikaw ay maghahandog sa Diyos, kung maghahandog ka sa Diyos, iwan mo muna ang iyong handog sa altar, puntahan mo muna ang iyong kapatid na kinasasamaan mo ng loob, at kapag maayos na kayo, kapag okay na kayo, saka ka bumalik at ihandog mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang handog mo at yun ay magiging karapat dapat na. So, ibig sabihin, pinapahalagahan ng Diyos ang pagsasaayos ng ating mga sarili, ang paghingi ng tawad sa isa't isa, higit sa lahat, paghingi ng tawad sa Diyos bago pa tayo makadulog sa Kanya. So, yan ang unang proseso. Okay. Another F na makikita natin dyan ay the word friends. Yung ating pong mga kapatiran, consider din mga kaibigan natin, mga kapatiran, mga kasama natin. Sabi doon, idulog natin sa Panginoon ang isa't isa. So napakahalaga po talaga ng pagmamalasakitan sa isa't isa, at pwede natin itong gawin sa pamamagitan ng pagdulog sa kanila sa Diyos. Idudulog natin sila sa Diyos, ipapanalangin natin sila sa Diyos.
Kaya napakahalaga din kung meron kayong mga listahan ng mga ipapanalangin, maganda rin gawin yon. Lilista mula sa mga kaibigan o mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kasama sa pananampalataya, mga taong nangangailangan ng pananalangin, mahalagang nakalista sila. Dahil kapag nilista natin ito, hindi natin makakaligtaan ang mga taong kailangan nating idulog sa Panginoon. So, una, yung proseso, kailangan maayos ang ating paglapit sa Diyos. Kung may nagawang kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos at sa isa't isa, ayusin muna ang relasyon dahil pwedeng makahadlang. Pangalawa, ipagmalasakit natin ang mga kaibigan, mga kapatid natin sa Panginoon at ang sino paman na idulog sila sa Panginoon. Walang ibang inaasahan ng Diyos kundi tayong lahat na gusto niyang makita na tayo ay nagpapanalanginan sa isa't isa. And then, makikita sa letter F, Kapangyarihan, epektibo sa kanilang pananalangin. So dito naman, ipinapakita ng Diyos ang assurance kung tayo ay magiging matuwid, tayo ay matapat sa ating pamumuhay araw-araw, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong ganito na dumudulog sa Kanya. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil sa rin mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maging karapat-dapat, para tayo ay maging matuwid upang maranasan din natin kung paanong mamuhay ng may katapatan. Siya rin ang gumawa nun, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Si Jesus Christ ang naging daan para itong buhay na ito ay maging ganap sa atin. Diba? Sabi nga ni Jesus Christ na dito siya upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Si Jesus Kristo ang naging kasagutan ng lahat, kaya Christ is enough para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Siya rin ang daan, katotohanan at ang buhay para makapamuhay tayo ng nararapat at mabigyan ng kaluguran ng Diyos at maging mabuti din tayong halimbawang tutularan ng iba. Dahil sabi nga doon, malaki ang nagagawa ng isang matuwid sa pagdulog sa Panginoon o paglapit sa Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. At sino itong mga ito? Ikaw, ako, tayong lahat ng pagkilos ng Diyos, kaya maituturing tayong lahat ay matuwid. Kaya itong katotohanan ito, malaya nating magagawa at makakadulog tayo sa Diyos nang maayos, hindi tayo mangangamba, wala tayong feeling na guilty tayo dahil alam natin kung paano tayo tinubos at inayos ng ating Panginoong Diyos. So itong proseso sa ating paglapit sa Panginoon, napakahalaga, huwag nating kalilimutan, ulitin ko ulit. Kailangan nating i-recognize ang katotohanan na pwede tayong magkamali at magkasala sa Diyos at sa isa't isa. Kailangan kapag lalapit tayo sa Panginoon, maging sensitibo tayo. Kung kailangan may ayusin sa ating relasyon sa isa't isa, dahil maaari ito makaapekto sa pagdulog natin sa Panginoon. Pero kung aayusin natin ito, abay, makakalapit tayo sa Diyos ng may kapayapaan. And then, pangalawa, yung pagmamalasakit natin sa ating mga friends. At sino itong mga friends na ito na tinutukoy natin, na maaari nating ikonsidera ang mga mahal natin sa buhay, ang mga malapit sa ating kalooban, ang ating kapwa, ang ating mga mamayang Filipino, at kapwa-tao, sila dapat ay laging nasa listahan natin na maipanalangin. Idulog natin sila sa Panginoon. And the last one, kailangan po manatili tayo, continuous yung ating pagiging matuwid, patuloy tayong hinuhubog ng Diyos,
patuloy tayong nagiging karapat dapat sa Diyos, at kung ganito ang kalagayan, magiging daluyan tayo ng Diyos ng kanyang kapangyarihan para idulog ang taong nangangailangan, at tayo diringgin ng Diyos dahil sa katiyakan o sa assurance, sa assurance na tayo ay sa umagitan ni Jesus Christ. So kung makikita ninyo, kung bibigyan ninyo ng pansin ito, ito yung ating kalagayan. Kaya huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong mag-alala sa paglapit natin sa Panginoon kung alam natin ang tunay nating kalagayan sa pamamagitan ni Jesus Kristo na ating Panginoon. So hindi basta-basta ang pagdulog sa Diyos. Hindi kung marunong kang manalangin, magsalita, ay okay na, may proseso ang lahat. At kapag alam mo ang prosesong ito, 100% mararanasan mo, mararanasan ko, mararanasan nating lahat ang pagtugon ng Diyos sa ating mga manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na ibinigay po ninyo sa amin upang magbulay-bulay ang iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan ito na nagpapalaya. Sa iyo nga po ang lahat. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Yun, maraming salamat. Ayan, dako na tayo para sa ating sharing time. So, yun. Napaganda ng ating topic all about sa process kung paano tayo dudulog sa Panginoon. Amen, amen. So, ganun pala, no? Hindi pala talaga basta-basta ang pananalangin o yung pagdulog sa Kanya. Meron talagang process. Yun. So, sa process na yun, nalaman natin na siguro na ngayon alam na natin yung proseso, may apply na natin sa ating mga sarili kapag tayo ay dudulog sa Panginoon. Amen. Ayun, meron po bang ay sa mag-add insight? Hello? Hello? Okay, go. Hello po, Pastor Reynold, si David Salvation po. Hello, David. Kumusta po? Ay, mabuti. Gwapo pa rin tulad mo. Okay. Yan nga. So, yun nga po. Oo nga po, na tama nga po yung sinasabi po dito na may process nga po lahat ng ano, lalo na sa pagdulog sa Panginoon. Para sa akin, ang isang paraan po ng pagdulog sa Panginoon is humble sa kanyang harapan. At yun nga, aminin mo lahat, ilahad mo lahat sa kanya ng mga kakulangan mo or kasalanan mo. At yun po. At pag nagawa po natin yun, natutunan po natin yung mga proseso, yun po, alam na po natin kung paano dumulog sa Panginoon. Kasi, oo nga po eh, hindi porket po ang isang tao marunong po magsalita at marunong po manalangin, ano na po yun, sapat na po yun. Dapat po sundin po natin lahat ng proseso at lahat din po ng tagubili ng Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. Yun, Nick. Meron po po ba? Yun, go ahead. Gusto ko lang bigyan ng pansin yung sa paglapit kasi natin kay Lord. Napakahalaga yung ating kaugnayan sa kanya, no, bilang lumalapit, no, kailangan natin ng malinis na puso,
kailangan natin ng pananampalataya at pagtitiwala, no, na ang Panginoon ay laging nakikinig, no, sa atin. At gusto ko ring bigyan ng pansin sa paglapit natin kay God, no, na sa tuwing tayo ay magpe-pray, ating nare-recognize yung sovereignty ng Diyos, no, at tayo ay nasa mababang kalagayan at ang Diyos ay nasa taas, no. At napakahalaga sa prayer natin yung tayo ay nag-worship, no, kay God, nagpapasalamat, humihingi ng tawad, no, sa nagawa nating mga pagkakamali. And then saka pa lang natin ilalahad kay God yung lahat ng ating mga kahilingan. No. Nandun yung worship, nandun yung forgiveness, nandun yung thanksgiving, and then nandun yung ating mga prayer and petition sa Diyos. So yun lang. Yun, maraming salamat kay Pastor Don. Next. Yun, mayroon po pong nais mag-share. Magandang gabi po. Yeah. Yun, magandang gabi. Si Brother Joseph po ito. Ayan. For me, ano, prayer, tama po yung sabi ni Pastor, processing sa mga kasama natin nag-inset, ano, humbling, and syempre we need the Holy Spirit, na yung connection of the Holy Spirit, kasi kung minsan eh meron yung nagpi-pray tayo, kahit gusto nating mag-concentrate, gusto nating kuminsan parang naiiba yung isip natin. Oh, totoo, nagsasalita tayo dun sa bunga natin ng prayer. Pero yung isip natin, naiba yung pinupuntahan kuminsan eh. Iba yung sumisiksik sa isip natin. So we need, in the process of prayer also, we need yung connection of the Holy Spirit, connection yung Spirit sa ating buhay. So that the concentration of praying is yung nasa atin, ano? Yung talagang focus lahat, yung puso mo, focus pati yung isip mo, na hindi yung iba yung iniisip mo, pero yung buha mo nagpipray, pero yung isip mo naman ay naglalakbay sa iba-ibang mga iniisip. So, yun, ano? We need the Holy Spirit to ask the Holy Spirit to intervene to us, to connect us, ano? To fill us, yan, to fill us, to para makapag-concentrate tayo sa prayer, makapag-concentrate sa ating panalangin. Yun ang kailangan na isa natin, yung buong puso, then yung Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, para may concentration. Yun lang po ang masabi. To God be the glory. Maraming salamat kay Kuya Joseph. Yan, next, meron pa po ba? Okay, since wala na, ay sana ay ngayon ay alam na natin kung ano yung mga proseso na kailangan nating gawin upang dumulog sa ating Panginoon. Yan, ito yung magagamit natin sa ating pang-araw-araw na relasyon. O, pang habang buhay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Next, ang ating prayer request, na kung meron kayong nais sa panalangin, ay meron po ba? Hello. Ayan. Go ahead, Dave. Ayan, Kuya Ati. Ayan. Si David po ulit to, no? So, ang prayer request ko, ilalapit ko po muli ang aking family. At yun, na nawa po ay i-provide po sa amin yung mga
pangangailangan namin sa pang-araw-araw po, Panginoon. Nilalapit ko rin po ang aking mga kapatid, ang aking buong pamilya sa pag-aaral po namin magkakapatid, na nawa po bigyan po ng sapat na income ang aming mga magulang pag-aaral po namin, sa mga bayarin sa school, sa mga kapatid ko sa college, sa mga ngayon po, yung security po ng trabaho ng father ko, nawa po lagi pong ano, tas, at yun po, pag-iingat po sa kanya sa pagpasok niya po sa work, at yun po, at pag-iingat din po sa aking mother, at naway i-provide po sa aming messages like I title notepad, icon ops, 24-point event center team, talk, master volume slider. Not only financially, pero control, style, title, voice activation din po. Level 2, not name, 10 of 16, Larry 9 of 16, level 2. Speech mode off. Ayun. Next. Ganun po po ba? In behalf po sa ministry na hinahawakan namin, we are asking your prayer also, no? Since nakadalo kami dito. Ayan. we are praying also your prayer for the yung ministry na pinagkatiwala po sa amin na sa online. So nagde-develop sana yung pagde-develop po na ito ay hindi po yung sanhirin ng pagkakahiwalay ng grupo ng ministry na ito na binuo namin, no? We are asking your prayer to pray CDCM na unti-unting pinasok na namin pati yung itong online internet. So nangangamba yung ibang kasama na ano, tulungan niyo po kami sa prayer na yung pagde-develop namin yung Speech mode talk. Hello, nawala si Joseph ba yun? Apo. Ayan, okay. Hello po. Hi, nawala Joseph, po. Ano yung CDCM? Yun, yung Christian Devotional Conference Ministry. Ah, okay. We pray po, pag-pray nyo po kami na yung pag-develop po namin, yung pagpasok rin namin sa online ng internet, nangangamba kasi yung iba na ba mabayaan na rin yung doon sa phone. Please pray for us na hindi sana yung pag-develop namin yung kundi ito yung mas lalong ilalawak ng pinagkatiwala sa amin na ministeryo ng Diyos. Amen. Salamat po. God, salamat. Yun, Nick. Meron pa po bang nice mag-request? Speech mode talk. Ayan, Kuya Otli. May pahabol lang po ako pala. Si Dave po ulit. Speech mode off. Pahabol po na prayer request. Okay. Mag-request. Ipagpa-pray. Sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon na ipag-pray yung dalawa pong friend ko na blind din sila. Yan po, si Kuya Ryan Articona, tsaka po yung girlfriend niya po. Pinagpa-pray ko po na sana po maging maayos po yung panganganak ni ate. At tsaka sana po yun, i-provide po sa kanila yung mga pangangailangan po nila financially, lalo na po sa panahon po ngayon na alam po natin na yung mga massage therapist wala pong work sa ngayon. At ngayon po si ate ay manganganak po. So yun po, inawa po iligtas po ng Panginoon yung bata sa anuman pong kapahamakan na at yung nagdadala po sa kanya na kanyang ina na iligtas po sa anumang kalagayan na alanganin po. At yun po, hindi po sila hayaan na masadlak sa gantong sitwasyon. Yun lang po. Yun. Salamat, Dave. Yan. Next, meron po ba? Meron pa?
Mani, wala na. Yan, ako yung panghuli na. Hindi, ako pa. Yan, meron pa po ba? Okay, go. Ako pa. Yan, pasok kayo. Ayun, ang prayer request ko lang po ay yung kay Zyka. Kagabi pa daw po masama ang kanyang pakiramdam. Nawa po eh, wala pong mangyaring masama sa kanya. Yan lang po. Pakilakas po ng boses. Pakilakas po ng boses. Size. Yan po, okay na. Yan, medyo lakas yung... Ayun. Yung kay Zyka po, kagabi pa daw po masama yung kanyang pakiramdam. Ayun, nama po eh, walang mangyaring masama sa kanya. Ayun. Ano ang pangalan ng masama pakiramdam? Zyka po. Zyka po. Zyka, oh, it's Zyka. Okay. Ayun. Ayan, next. Meron po ba? Join the channel. Ayan, kung wala na, ako na yung mag-prayer request. And prayer request ko na yung sa family, yung kalusugan, panatilihing maging safe sa kahit anumang sakit. Patuloy kaming provide ng aming mga pangangailangan. Ganun din, panalangin ko na nababalita na maraming naglalabasan ng mga bakuna na sana po panalangin ko na sana yung mga bakunang magagamit ng ating bansa eh yun po yung galing po sa sa kalooban ng ating Panginoon, dahil marami pong mga naglalabas ang mga peking mga gamot na hindi natin sigurado kung ito nga ba'y tama o makaganda sa ating kalusugan. So yun, panalangin ko na sana din ngayong ating Pangulo na patuloy pa rin natin pinupray na yung kanyang pag-decide, yung kanyang pag-decide na sana pagkulaban siya ng wisdom upang makapag-decide po siya ng para sa ating kaligtasan. Ganun din ating mga frontliners, maging safe sila, maging patuloy silang maging matatag sa kabila ng lahat ng kanilang paghihirap sa paglaban sa sakit na COVID-19. So yun, Pastor Reynold, dako na po tayo sa ating closing prayer. Okay. Nairinig na ako, Brother Owen. Apo. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagiging ikaw. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, Diyos na nagkakaloob ng lahat na aming mga pangailangan, Diyos na sa amin ay nagdidisiplina sa panahon kami, o Diyos, ay kailangang turuan, lalong palaguin sa aming pong buhay pananampalataya. Sa
gabi pong ito nagpapasalamat po kami. Salamat po sa mga katotohanan na dapat lamang na kami po ay maging mapagpakumbaba sa paglapit po sa inyo upang sa ganon ay kalugdan mo po, Panginoon, ang aming pong pagdulog. Humihingi po kami ng tawad o Diyos sa naman pong aming mga naisip, na salita, na gawa, na labag po sa iyong kalooban. Inihingi din po namin ng tawad, Panginoong Diyos, ang mga kakaintindihan sa mga taong nasa paligid namin, mga kasama sa bahay, mga kaibigan, sa church, sa komunidad. Inihingi po namin ng tawad, Panginoong Diyos. At dalangin po namin na maging sensitibo po kami, Panginoong Diyos, na every time na magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, nandun agad o Diyos ang puso namin na handang makipag-ayos. Dahil ito ang kinalulugdan mo, sa gayon, maranasan din po namin ang kapayapaan mula sa inyo. Ito po ang kalooban po ninyo, kaya dapat lamang naming lakaran upang ang kagalakan, kapayapaan, ay patuloy po naming maranasan. O Diyos, nagpapasalamat po kami na maidulog po namin sa inyo ang mga prayer concern, at ito din po ay buhay namin, ang pagmalasakitan, bigyan po ng oras na maipanalangin ng mga taong nasa paligid po namin, Ama. Idinudulog ko po sa ngalan ni Jesus sa mga kahilingan ni Brother Dave, ang pamilya nila, ang proteksyon at nakailangan po nila at pagkakaloob ng kanilang mga pangailangan, ang trabaho ng kanyang papa. Hiniling po namin ang inyong pong pag-iingat din, pagbibigay ng sigla at lakas ng katawan at proteksyon mula po, Panginoon, sa COVID-19. Maraming salamat po na pagpapalain mo rin po ang kanyang kaibigan na ang sweetheart ay manganganak, mangailangan o Diyos ng financial. Kayo po o Diyos ang patuloy na magpala, at salamat po o Diyos sa mga taong gagamitin mo upang matugunan ang kanila pong pangailangan, makapanganak, Panginoon, ng maayos na ligtas, healthy ang bata, at ligtas po ang kanyang nanay. Salamat po, Panginoong Diyos din, na may dulog ko po sa inyo ang kahilingan ni Brother Joseph. Sa ngalan ni Jesus, salamat po sa patuloy na pagde-develop ng gawain na kung saan para sa kaluwalhatian po ninyo, para sa pinakamahalagang bahagi ng buhay o buhay na mismo, ang buhay spiritual, ang nila pong devotion online. We follow in the name of Jesus sa grupo nila na CDCM na kung saan, Panginoon, na kayo po ang tutulong sa mga admin at sa mga advisors na kung saan mo, Diyos, kabalikat nila para po itaguyo dito. Salamat din po, Panginoong Diyos, kay yung kahilingan po ni Saika. Niling po namin ang inyo pong kagalingan. Abutin mo nga po, Diyos, si po yung mapagpalang kamay, ang kanyang physical na katawan. Amang sinabi mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak, ng mga matuwid, ay makapangyarihan, epektibo, at dalangin po namin sa ngalan ni Jesus ang kagalingan po para sa kanya at sa lahat pa na merong may karamdaman o sakit sa kanilang katawan. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, na may dulog po namin ang kahilingan ni Brother Owen para po sa aming bansang Pilipinas, sa aming mga mamamayang Filipino. Iniling po namin pagsama po ninyo ang pakikiisa, ang pagiging masunurin ng mga mamamayan, sundin ang mga protocols, sundin kung ano yung nararapat para po makaiwas sa nasabing COVID-19. O Diyos, humingi po kami ng tawad sa katigasan ng ulo ng ilan, nawa o Diyos, isipin nila at pagmalasakitan din ng iba, hindi lamang kanilang sarili. Idinadalangin din po namin yung mga frontliners, dalangin namin ang inyo pong patuloy na pag-iingat sa kanila habang sila po ay naglilingkod, habang sila, Panginoon, ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin para maingatan ang aming mga mamamayang Filipino. Dalangin din po namin na maingatan din po ang kanilang mga sarili. We are praying in the name of Jesus, Panginoon, ang karunungan na kailangan po na aming pulo sa mga decision making. Dalangin po namin na tulungan mo po siya, pangunahan mo nga po siya, Ama, at maging sensitibo siya kung ano yung dapat niyang tanggapin na inaalok ng mga malapit na bansa dito sa amin na pang-vaccine. Dalangin po namin na ang karapat-dapat para po sa kagalingan, hindi ang anumang baksin na magdudulot pa ng kapahamakan sa lahat. Dalangin po namin, O Diyos,
lamang ang bansang Pilipinas ay ang bansang makadiyos na kinukonsidera, Panginoon. Kami po ay naniniklohod sa inyo. Proteksyonan mo nga po ang aming buong bansa. At dalangin po namin ang mga mananampalataya sa buong bansa nito ng Pilipinas ay maghawak-hawak kamay sa pananalangin upang maranasan, o Diyos, ang pag-iingat po ninyo sa anumang gawa ng kaaway. Ama, sa lahat po ng mga miyembro ng devotion ito, sa pamunguna ng mga admin, hinihiling po namin ang inyo pong protection din. Mapalago din namin ang ugnayan sa isa't isa. Patuloy mapagyaman ito para sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaluguran. At dalayan po namin, Diyos, hindi lamang ito manatili, kundi umusad, lumago, umunlad, at dumami pa ang mga katulad naming mga may kapansanan sa paningin na dudulog po sa inyo at handang lumago sa pinakamahalaga sa lahat. Ito ay ang sa buhay espiritual. Maraming salamat po. Pangunguna po ng banal na Espiritu, hiniling po namin sa bawat araw ng aming buhay, maging sensitibo kami sa pangusap ng banal na Espiritu upang ang lahat na aming mga natutunan sa pag-aaral ay maipaalala ng banal na Espiritu. Patuloy na maturuan kami at bigyan ng pangunawa upang magkinganap, o Diyos, ang iyong mga salita sa aming araw-araw na pamumuhay. Purihin ka nga po, Ama, magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Okay. God bless you, Pastor. Kumusta na kayo? God bless po, Pastor. Welcome, welcome. God bless you too. Magandang gabi. Magandang gabi po, Pastor. Ay, magandang gabi. Dave, taga saan ka? Wala na. Nag-out na po siya. Ay, nag-con na. Taga saan ba si Dave, Brother Owen? Taga saan mo si Dave? Laguna, Kuya Otley. Laguna, Kuya Otley. Sa Laguna. Sa Laguna. Yes, siya ba yung nag-aral sa Tagaytay dati? Opo. Happy, wow. Ah, okay. Laguna. Oh, kailangan ko na siya. Ako sa Tagaytay. Sa Tagaytay siya nag-aral eh. Kasama ni, anong pangalan nito isa? Nalimutan kong pangalan ng kasama niya doon. Si Joseph. Brother Joseph, saan ka? Nandito sa Bagyo ngayon, Pastor. Nandito sa Bagyo ngayon, Pastor. Ah, taga Bagyo ka, Ilocano? Ala, sa Bagyo ah. Ano? Ano mo, Brother Joseph? Po, ano, Pastor? Family name, Brother Joseph? Pahisa, parang may boses mo. Naiba daw yung boses mo. Bakit iba yung boses mo? Hindi kita nakilala, pambi. Hanggang ngayon, Pastor. Akala ko nakilala mo ako, boss. Bakit hindi mo na ako kaanyaya doon sa devotion yun? Tagal ng panahon yun, ha? Medyo kan, Pastor. Marami kasing nagkan, Pastor. Na-invite na yun na karehan. Tapos nung tinatawag kita, hindi kita makuntak. Hindi mo ako makuntak. Akala ko nakaligtaan na ako. Naimbag nga rabi yun, Pastor. Pastor. Well, kasta kayo kasi tama yun. Naimbag nga rabi yun. Diyan kayo, Kuya Joseph. Sa isa ka na sa Ilocano. Pastor Reynold, si Larry po ito, Pastor. Ay, Larry. Kumusta, Larry? Okay lang. Pati si Larry, dalaga na rin. Sino yung nag-pre-request para kay Saika kanina? Si Icy. Si Icy. Hello, Icy. Si Isha. Ano, nag-logout na rin kayo. Taga-Bulacan. Ah, taga-Bulacan. Okay. Si Isa. Anong Isa bang nickname? Isaac po. Ah, Isaac. Ah, Isaac. Sabi mo kanina si Isaac. Ay, siyang kanyang... Biruma, meron tayong Joseph, meron tayong Isaac, meron tayong David. Biruin mo yan. Sarap nun. Nagkachamba-chamba, Pastor. Nagsalusalubong. Ay, basta, yung pa rin number ko, Brother Joseph, ha?
Opo, basta rin pare. I-text mo ako pag i-text mo ako pag tatawag ka para mailagay ko sa may signal yung phone ko. Ah, sige, pastor. Ah, sige, pastor. Gwapo, meticulosis mo. Hindi naman masyado, pastor. Gandas po, pastor. Maraming.